Buwan pa lang ng Mayo, may mga report na ng African swine fever sa bansa. Naalarma ang Department of Agriculture dahil hindi ligtas ang ganitong pagdispatsa sa mga namamatay na baboy na posibleng may ASF. Sa mainit na issue ng African swine fever dito sa ating bansa, ating suriin ano nga ba ang mapaminsalang sakit na ito sa ating alagang baboy mula kay Noel Reyes, Media Affairs and Communications ng Department of Agriculture. Ang African swine fever is a virus exclusively for baboy. Matindi yung virus na yan, no known vaccine yet. Kumalat na yan, Africa muna, Europe, and now in Asia. Ang galing po yan sa mga kaning baboy. Leftovers nila na pork, ginander yon at ipinagbili doon sa Rodriguez Rizal, tinambak doon, pinakain sa baboy. Nag-manifest na yung ASF, namatay yung mga baboy, kumalat. Pag dinapuan ng ASF fever, nanghihina, nilalagnat, nagkakaroon ng mga hematoma, yung namamaga. In 2 to 5 days, namamatay yung baboy. Pag may tinamaan, tawag doon, ground zero, within 1 kilometer, kailangan patayin yung mga baboy lahat, malusog man o may sakit. Kasi yun ang protocol, 1-7-10 protocol. Ibig sabihin sa 1, within 1 kilometer, patayin baboy lahat. 1.1 to 7, kailangan disease monitoring. Pag may sakit, paalam ka agad sa munisipyo, veterinarian, para pumasok naman ang BAI, Bureau of Animal Industry. Pag 7.1 to 10, mandatory disease reporting. Pakikipagtulungan po yan ng local government units at ng Bureau of Animal Industry. Doon naman po sa karne, siguro doon lang po, bibili kayo siyempre na merong NMIS certificate. Nakastamp po yan, seal. So we're trying to contain it. We appeal to our backyard raisers, to the traders na huwag nyo na pong ipagbili yung kanyang baboy na may sakit. Tawag nyo po sa veterinaryo para mailibing na, hindi na kumalat yung virus. Ganun din po sa mga traders, huwag na po kayong mamili. Sama-sama po tayo para masugpo natin itong ASF. Wala pong epekto ang virus sa mga tao at sa iba pang hayop. Magiging carrier lang siya kasi hindi naman matay yung virus. May 3,000 po kami binibigay na cash assistance para sa mga may-ari ng baboy at 30,000 naman para sa iyo para mag-engage sa iba pang livelihood project. Kung mayroong build sa ating infrastructure ngayon, mayroon din dapat build sa agrikultura na siyang pinaka-heart and soul ng economy natin, di ba? Magtuturong-turong tayo para makinabang para sa ating mga magsasaka. Sa kabila ng dinaranas na African swine flu sa mga piling lugar sa ating bansa, patuloy pa rin ang pagpapaunlad at pagbibigay tulong ng DV Agri Solutions para sa mga nais pasukin ang swine farming industry. Ang DV Agri Solutions, ang goal niya is magtayo ng mga farms ayon dun sa standard para gawing produktibo yung mga idle lands o yung mga hindi nagagamit na lupa. Sa swine module natin, we provide the whole package. So simula dun sa construction, dun sa mga equipment na kailangan, sa mga laboratory, katulad dun sa artificial insemination natin, kasama yung design ng farm, pagtatayo ng farm, training. So ang gagawin na lang ni farmer ay i-operate yung farm. Dun sa module natin, meron tayong 60 sow level kung saan 60 na inahin, tapos dalawang barako ang ipaprovide natin. Kailangan natin ay at least 2,000 square meters na lupa. Kailangan meron din tayong supply ng tubig and yung source ng electricity. Kailangan din natin 1 kilometer away dun sa residential area para maiwasan natin yung mabahong amoy. Kailangan natin mag-secure ng permit para makapagtayo tayo ng swine farm. After noon, mag-a-assess tayo ng area and then magkakaroon tayo ng training. From scratch tayo, so from the basic hanggang dun sa pinakahuli, ituturo dun sa training. So kung ano yung mga basic ng pagbababoy, paano aalagaan, yung mga may sakit, yung inahin, yung ipapakain sa kanila, paano i-determine kung ano yung heating period, yung cycle niya, tsaka kung paano sila alagaan kapag mga anak na. Doon sa training ngayon, kailangan ma-assess muna ng DV Agri Solutions kung kaya na ba nilang i-handle yung farm. Kailangan makompleto muna nila at maipasa nila yung assessment. Kasi kung halimbawa, hindi sila capable na mag-handle ng farm, hindi hahayaan ni DV Agri Solutions na pumunta na doon sa farm kasi baka mag-fail yung swine farm na itinayo natin. Mahalaga talaga na may sa puso yung bawat proseso ng training. Dahil dun sa ASF, mas pinaigting natin yung biosecurity sa farm. So magkakaroon tayo ng mga UV lamps para sa disinfection. Ginawa na din natin chlorinated yung water para yung water natin na gagamitin sa baboy ay hindi contaminated. And isang option pa, kasi yung septic tank ay kasama na siya sa module. Pwedeng optional sa farmer kung gusto niyang gawing biogas.
Meron din tayong swine insurance up to delivery and yung 1 month related dun sa mga vaccine problems natin. Doon naman sa farm structures, meron tayong 1 year insurance para dun sa mga materials and construction related problems. So sa pagmamarket naman, merong choice si farmer. Kung halimbawa meron siyang sariling market, pwede niyo dong ibenta. Or kami yung bumili sa kanya. Isang market din na pwede nating tingnan is yung magsasaka meat shop. Pwede lang dalhin yung mga produce nila doon kung saan yung mga meat ay maipaprovide natin sa magandang quality at makakabili yung bawat Pilipino ng murang halagang karne. Magsasaka meat shop started with the idea nung talipapa natin sa mga baryo na fresh, high quality, at saka affordable ang price. So gusto natin mas malawak pa yung maabot natin, kaya maglalagay tayo ng mga meat shop this time sa mga cities naman. Ang unique selling point natin dito, we'll be selling yung advocacy. Ibig sabihin yan, for every kilo of meat na bibili natin, directly, you're helping out the farmers. Sa pang unique selling point nitong meat shop natin, maraming varieties of meat. Kasama din ang goat, ang rabbit meat, turkey, sa very affordable price. Kalusugan ng ating mga alaga, may assured natin yung ating mga kliyente. At the same time, yung handling natin ng karne, masisiguro natin maayos. From farm to the slaughterhouse, then to the meat shop. So, sariwa ang ating karne. Ako si Noel Rara. Ako ay isang ininyero by profession. 23 taon akong nagtrabaho sa ibang bansa. Nalulungkot isipin na ang isang kagaya ko na nag-aral ng napakaraming taon sa Pilipinas, pagkatapos kong graduate ay lumabas ng bansa upang kumita ng mas malaki dahil sa kakulangan ng oportunidad dito sa ating bansa. Hindi naging madali. Pagkatapos kong ikasal, then I was having a baby at that time. So yung anak mo, maisip mo, ano na kaya itsura? Tapos nag-iisa ka, mahirap. Merong time na bigla ka nalululuha, ganun ang buhay OFW. The thing is, you must be competitive. At the same time, you must be respectful. Basta gawin mo ng tama yung iyong ginagawa. So it's part of the development of a person. Ang lagi nasa sa isip namin, ang hirap bumalik ng Pilipinas. Dahil sino magbibigay sa atin ng sweldo na kasing laki ng sinusweldo natin overseas. I used to be a salaryman. Pagdating ng sweldo, ibibigay kay misis, o ipapadala sa Pilipinas. Then at the end of the month, ubos na. Naging ganun ang mentalidad ko. Ayaw ko nang bumalik sana. Dahil nakaranas na ako ng magandang trabaho, the financial return is much better compared to others. To those who do not know, today is my last working day in... I was thinking of retiring at my previous job until I was persuaded by Dex. Pinaliwanag na sa akin ni Dex yung plano niya. Then I was monitoring his activities here in Philippines at nakita ko yung progreso ng agrikultura dito sa lugar na. Ang unang-una kong napuna, ang pagkakaroon ng oportunidad sa aking mga kababayan. Dumadami na yung trabaho dito, dumadami na yung natulungan ni Dex. And then I put up my own farm. It's a swine breeding farm. Bago ako umuwi, with the assistance of microfinance, I was one of the beneficiaries of their program. I ran it for 2 years now. And dun sa una kong pagtatayo ng farm, nakapagbigay ako ng trabaho dun sa aking mga kamag-anak at kabayan. Sa pagbibigay ko ng trabaho sa kanila, naramdaman ko yung saya. Sabi ko, I was there in Vietnam. Nasa Vietnam ako for more than 20 years at that time. Nasusustain ko yung needs ng aking family. Nabibigyan ko sila ng sending buhay. Pero wala akong nabigyan ng trabaho sa mga kababayan ko. Ang nabibigyan ko ng trabaho, yung ibang nasyon. Doon sa Vietnam. They are utilizing my expertise and my knowledge in other country. So sabi ko, bakit hindi ko ma-utilize ang aking kakayahan at aking kaalaman dito sa sarili kong bayan? Kung doon, nakakatulong ako, siguro mas makakatulong ako dito at mas magiging masaya ako dahil ang tinutulungan ko ay aking mga kababayan. Sabi ko, uuwi na ako. Sabi ko, Idex. Kasi nakita ko ang potential ng agriculture sa Pilipinas. Naandoon, pero ito'y napapabayaan. Ang Pilipinas ay agricultural country. Andito na yung oportunidad, bakit hindi natin pagyamanin. So now I belong to the farmers. I started to collect data dun sa aking farm. Base rin sa experience ko, nagkaroon ako ng mga ideas na i-improve yung kasalukuyang difficulties ng mga farmer na kagaya ko. So sabi ko nung una kay Dex, I will build a technical team for your advocacy. Ang AgriSolution is we design, we build, we provide, and we help.
kanya-kanyang dahilan ang pangingibang bayan. And you can also define success in different ways. Sa akin, definition of success is when you overcome a challenge, it's called success. Oo nga, may kanya-kanya tayong rason para umalis, hindi pa rin maiaalis sa atin ang pagiging family-oriented. Babalik at babalik ka pa rin. Kung hindi ngayon, kailan? Pag matanda ka na. Pag hindi mo na kayang sabayan ang iyong anak. Time will come. Is it worth na kumita ako ng malaki pero wala ako sa oras na dapat ay nandun ako sa pamilya? We have the land, we have the crops, we have livestock here in Philippines. Why not explore the opportunity in agriculture? Andyan na siya eh. Lalabas ka pa ba ng Pilipinas para lang makita mo ito? Sana ma-realize na ng mga kabataan na ang oportunidad ay naandito sa Pilipinas, wala sa ibang bansa.